And magandang hapon sa ating mga viewers. Sa kumakita ninyo, meron tayong sprouted seeds. Ito pong buto ay buto ng mansanas. Ito po ng buto ng mansanas ay first time ko pong napagpatubo ng buto ng mansanas na hindi dumaan sa cold stratification method o yung nilalagay sa ilalim ng chiller. So ito po ay hindi pinadaan sa lamig ng chiller o ng ref. So ito po ay nilagay lamang sa basang tissue, nilagay sa microwaveable container at nilagay sa lugar kung saan madilim, wala masyadong hangin at hindi possible na maipasok ng tubig yung tupperware. So ito po ay kung nadadry, in-spray po lamang. So hindi siya pwedeng continuous na napapasok ng tubig. So ito yun. So napatubo natin. So atin na pong bubuklatin at tatanim natin ito. So ayan na po. So ayan na yung ating buto ng mansanas na pinatubo, hindi dumaan sa cold stratification method. So tingnan nyo ang haba ng kanyang sprouted seed. So sinukat ko isa nito ay nasa almost 4 cm ang haba. So ang sunod na gagawin ko dito ay tatanim ko na itong mga tumubo na at yung mga hindi pa tumubo gaya nito. Time sa mga hindi pa tumubo kasi ito ay ano pa ito, buhay pa ito yung seed, viable pa ito kasi tinan nyo nananambok na, so means ready to explode nito, ready to sprout. Ayan, so ang set natin gagawin ay tatanim natin yung mga tumubo ng apple seed. So ayan, meron tayong nasa 1, 2, 3, 4, 5 na germinated apple seed. So ito yung tatanim natin, ready for planting. So ayan, tatanim natin yung ating limang apple germinated seeds. So ayan, okay tayo dito. So dito ko muna tatanim sa isang planting bag. Nasamasamay ko na muna din. Paghiwa-hiwalay ko na pag ito ay malaki na at pwede nang paghiwa-hiwalayin. So ayan yung ating seeds. Masyadong mahaba. Masyad ng mahaba. Ganyan lang natin. So yung part lang nung roots niya i-alan natin, i-babaon. Yan. So ito ay nakahiga pero tatayo na lang ito. Pusan lang itong tatayo ng diretso kapag ito ay nag-anchor na yung roots sa lupa. Dito yung isa. Isa. Ito lang yung isa. So ayan, tapos na. So dililigin natin ito ng konti, although moist na yung kanyang ng konti yung lupa. So ibubuksan lang natin ng konti. Yan, so imumoist lang natin ng konti yung kanin natin.
So tama na yun. So huwag na natin masyadong biligin o pakabasain kasi ang mansanas naman ay ayaw ng masyadong maraming tubig. So tamang tubig lang. Kasi pag ganito pa lang kasing bagong sprout na seeds o seedlings pa lang ay madali silang mabulok. So gawa ng dumping off o root rot. Yung sobrang tubig natubuan ng fungus yung lupang natin man. So sa ngayon, ilagay lang ito sa tabi na walang direktang araw, walang direktang ulan. At i-update lang kayo kapag ito ay tumubo na or at least after 1 week, i-update kayo nito. Okay? So maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe. So maraming salamat.